Itong araw naging sentro ng international level surfing ang La Union at isang kababayan natin na ang bumida riyan. Live mula sa La Union, nasa frontline ng balitang yan si Martie Bautista. Martie? World Surf League Asia-Pacific, Nagwagi ang Pinoy surfer na si J.R. Esquivel dito sa sikat na surf spot sa San Juan, La Union. Kanya-kanyang pakitang gilas habang nakasakay sa malalaking alon. Ang iba't ibang surfing tricks na nasilayan sa Mona Lisa Point, pang world class ang level. 120 kalahok kasi mula sa iba't ibang bansa ang nagtagisan dito para sa World Surf League Tournament mula January 20 hanggang ngayon Huwebes. Kasama riyan ang hometown hero na si Rogelio J.R. Esquivel na naghari sa men's longboard sa huling araw ng tournament. Nanaig ang LU favorite kontra sa Japan-born na si Take Inui. Sobrang saya kasi first time na magkaroon ng WSL dito sa La Union, tapos ito tayo, nasa halos top tayo ng competition. And yun, sobrang saya kasi makikita ko yung support ng bawat isa, bawat Pilipino na nandito sa La Union ngayon. Actually, sobrang daming nagbiyahe na taga ibang lugar para makapanood lang dito sa La Union. Umabot din sa semifinals ng shortboard event si Esquivel, bagay na hindi raw madaling gawin. Nagsimula ang sport ng surfing na ginagamit ang longboard. Ito rin ang ginagamit na board ni J.R. Esquivel nang nakasungkit siya ng gold sa longboard event. Mas traditional ang longboard kumpara sa shortboard. Ilan lang ang mga tao na kaya mag-surf sa parehong event na longboard at shortboard, at isa na dyan ang ating pambato na si J.R. Esquivel na nakaabot din sa semis ng shortboarding event. Kaya naman napabilib ang tour manager ng World Surf League. Sigurado raw na malayo ang mararating ng Pinoy surfer. To be able to do it at that level in both divisions is pretty spectacular. So yeah, congratulations to JR, and he's a special talent and can't wait to see what he does in the future. Next up para sa La Union champ, ang ISA World Surfing Games na gaganapin sa Mayo sa El Salvador. Dito target ng Pinoy surfer ang slot para sa 2024 Paris Olympics.